diba? I thought you so. Laban, laban. Bongga! Classic laban. Tomor. Don't talk, girl. Because? Sana all. Sana all. Sana all. Kasi ayos ko ngayon wala medyo, ka ng nanay nanay, yes. Titahin ako pag may wig, pero kapag wala akong wig, ano ako? Ano? Tin, sorry. Anyway, welcome ulit ha sa lahat ng ating mga Sana All-liners. Ayun, wala tayong magagawin ngayon Sunday ng gabi. Kundi magpa-good vibes lang. Kasama pa rin kami, syempre, ang inyong mga Sana All-liner diva. Yeah, my name is Basha. Tumigla. May gagawin ng gabi. I'm Sana All Basha and... Sana All Madam Jiggy. So, sisimulan natin ang gabing ito para tumalakay ng mga nag-trending topics nito mga nakaraang araw para sa ating ng Sana All or Wag Na All. Yes. Ayun, Tara. pwede kayong mag-comment right here sa comment box kung ano po ang komento ninyo. Correct. Sa mga pag-usapan namin. Mahalaga po ang mga komento nyo, mga Sana All-liners, para kung sakali mag-trending po ito at pag-usapan po tayo ng mga bashers sa mga pinag-uusapan natin, hindi lang po kami dalawa, kundi damay-damay po tayo. Opo. Okay. Konting screenshot lang yan. Sabay-sabay po tayong poposasan. Dahil sa panahon ngayon, kapag hindi ka tumigil ng tala, ikaw ay ulong ka. Inalapan ko ng rhyme. Nag-aantay ka ako ng rhyme. Okay, so simulan natin with our first topic. Come on, Jinky. Nag-trending din to. Ano yan? Diba, nauusong sabihin ng mga Pinoy is yung ayoko na sa Earth, gusto ko na sa Mars. Oh. Tapos, meron sa 24 oras na panood ko, ang title ng article ay May Ganun Mars. Oh, May Ganun Mars ni Oscar Oida. Ang sabi niya, yung NASA daw, nag-open ng application form kung sino yung mga gustong makapunta sa Mars, trip to Mars. Tapos, ang mga nag-sign up ata, USA, tas ibang bansa, tapos marang 150,000 natin yung nag-sign up. Pero yung Pilipino, 1.4 million ang nag-sign up. Ay, wow! Totoo. Maraming gusto makapunta ng Mars. Kasi nga may ganun ng Mars. Plano naman din kasi talaga ng NASA na magkaroon ng NASA sa planeta na yon para pag pumunta doon yung mga Pilipino at hinanap sila, isa lang ang sasabihin. Ano? NASA Mars. Saring. Actually, nandun din si Era, mauuna na doon. Ay, talaga ba? Kasi nga para sa NASA. Pero kung para NASA man. Pero kung kayo tatanungin, guys, kung sakali nga talagang meron talagang ganun, kung nag-i-exist yun. Meron. Totoo nga siya. Totoo siya? Ano ka ba? Totoo. Akala mo ba nagbibiro ako? Pinakita yung may ticket para parang ganun, na parang ilan lang ang pipiliin ata para makapunta doon sa Mars. Tapos, 1.4 million yung nag-sign up na Pinoy. Eh, feeling ko naman puro mga bakla lang maaprobahan. Kasi? Kasi nga, Mars kasi yun. Mars kasi. Pero wala si Aling Nena doon. Bakit? Sabi niya nga, di ba, walang ganun. Sabi ni Anne Balguen, wag na all. Wag na all ang choice niya. Bakit wag na all? Kasi gusto niya may kalayaan siya pumili ng planeta na gusto niyang puntahan. Pero ikaw, kung ikaw tatanungin, go ka doon. Sa Mars? Hindi ko alam nakakasurvive ba doon? Di ba mainit na planeta yun? Siguro kung magkakasama tayo, why not? Pero kapag mag-isa lang ako, no, ayoko. Sabihin ko kasi na, siyempre marami. Baka mag-status ako ng, kung nagsasatus ako dati ng ayoko na sa Earth ngayon, ayoko na sa Mars. Paano kaya yun, no? Pag nag-post ka sa FB. Location mo, Mars. Ano yun yung nilalagyan na? Check-in. Oo, check-in, Mars. Tsaka ano doon? Maraming gwapo doon. Talaga? Kasi nga maraming hot doon. Hindi kasi alam ko sa planetang Mars, ano yun? Puro lupa. Puro lupa ba? Alam ko parang ano nga, malapit yun sa sun. Parang buhangin. O pang ilan ang Mars sa solar system, pang ilan siya planeta simula sa araw.
Mamalay ko, ako ba nagbilang niya? Ako ba nagpa-line up sa kanila? Pinag-aralan niyo nung high school? Ba't di mo alam? Pinag-aralan ko yun, pero hindi ko alam kung ano yung line up nila. Kung nag-arms forward ba sila? Bakit hindi ka nakipila? Sana sinabi mo, para noon pa lang tinandaan ko na kung pang ilan si Mars. Pang-apat siya ng planeta, kasunod siya ng Earth. Ah, talaga? E di, yun. Ganda, maganda yung gano'n. Ano, oh, may tanong si Maki Maki. Ano yan? Ano raw susunod sa Mars? Ano? Pautang. Hindi ano? Mars, pautang. Asunod sa Mars, siyempre, Abril. March yun! Pagkakasunod. Jupiter talaga yung kasunod, pero ang alam ko talaga dyan talaga, April talaga yung kasunod dyan, yung paglalaban ko talaga. Ano ba yung Jupiter? Planeta. Akala ko ano? Ano? Akala ko Barbero. Jujupit ka siya, Jupiter. Ah, ito sinabi ni Anne Valgueno, ang pagkakasunod-sunod ng ano ng mga planeta. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, and Google will do. Gusto ko yung ano, Uranus. Bakit? Ano meron sa Uranus? Pag sinasabi ng jowa ko dati, ano? I want to get in to Uranus. Ikaw talaga, pabongkang ka kasi. Mga naiisip mo, puro kabastusan. Wow. Ikaw nga pag nagbaba, ikaw walang upuan. Bakit? Inakain. sabi sa ni EJ Galingana, punakit ka daw. Ano ko ba? May pelikula ako. Ano? The curious case of Benjamin Bottom. Actually, okay. Bumalik na yung Pluto. Sabi ni Yuan, wala nang Pluto. May Pluto pa, bumalik na yung Pluto. Oo, pagbalik ka ng Pluto, sumama pa yung baso eh. Bakit? Para kompleto, may kutsara pinidor. Plato kasi yun. Late ka naman, Chingy. Nakakainis ka naman porque hindi ko mapindot yung effects ko dito. Akala ko kasi yung Pluto yun. Sa umaga. Kasama ng Pluto? Kasama ng Klutsinta. Basha, yes. Next ano, item. Alright. At ang ating last trending topic. Ito mga nakaraang araw, talagang bumida ang bansa natin sa larangan ng mga BL series. Kung ano yung BL series, ito yung mga boy love series na originate sa Thailand. Yung mga love stories ng boy to boy love stories. Diba? Boy love stories. Ganun. In layman's term, man to man. Ganun. Yes, oo. Na kung saan nagkaroon na rin ng mga version ng Philippines like Hello Stranger. Nasasaktan ako. Tama na yun kasi BL series naman yung topic natin. Bonakid love series. Nananawag po kami sa Bonakid, pa-sponsor naman. Oh, yun nga, handa na ba ang Pilipinas para sa mga ganyang ano, masyadong katoliko ang ating bansa kaya medyo questionable yung mga ganyang pinapanood sa mga palabas, di ba? So, anong iyong opinion, Jinky? Ako, bilang, sabag dito, bilang... Nasa media? Yan. Nag-work ako doon. Hindi pa ready, sobrang hindi pa. Siguro sa mga digital, sa mga ano, sa ibang platform. Sa online na lang, pero hindi siguro sa ano, prime time, hindi siguro sa ganun. Actually, hindi ko pa nasisilip yung kay ano, yung kay Tony Labrusca at saka yung kay yung kamukha ni Jameson Blake, yung lalaki, yung sa I Want. Kasi in fairness, maganda na panood. Pero di ba yung ano niya, yung format niya ganito lang, yung parang window. Hindi ko siya ma-appreciate. Nasisikipan ako sa ganun. Hindi mo siya ma-appreciate kasi hindi ka naman kiligin, hindi ka mahilig sa love story. Nang ano, oo. Hindi ko pa nga pinapanood yung kay Mario Morer. Inantok ako eh. Hindi ko siya tinapos. Yung Love of Siam. Matigas kasi yung puso mo. Sumalabot yung puso mo. Kaya ka laging naloloko. Ayan, si Juan Valenzuela. Isa yan sa mga naloloko sa atatareng. Kasi naman, hindi naman kayo pang BL series. Ang ano kami? Ano? Family Dick. Charot. Ako gawa ko dyan sa BL series pero may gusto lang akong gawing pagbabago sa BL series.
Tina. Ano pa ba? Diyan natin ipapasok yung senador, yung senador na pinag-usapan natin kanina. Para maging ano, bahay lupa series. Lagot na talaga tayo. O, tama na nga yan. Okay. O, may ano tayo, may letter sender tayo, diba? O, may music alright ako dyan. Makinig tayo sa kwento para sa ating liham pag-ibig. Diba nakaka-Star FM? Dear Jinky and Basha, naiyak na ako agad. Wala pa. Hindi kasi naka-Chinese character yung ibang letter. Okay. Dear Jinky and Basha, I am a mother of two boys. Ang panganay ko ay 10 years old at ang pangalawa naman ay 2 years old. I am married for 10 years at napangasawa ko ang classmate ko noong college. At ito ang problema ko ngayon. Malalaman natin yan sa susunod na linggo dito sa Sana All. Tapos na agad. Tinapos muna agad. Okay, eto na. Ang problema ko ngayon ay ang pambabae ng asawa ko. Ikalawang beses na ito. Nung una, napatawad ko siya dahil nangako siya na babawi siya. Mula noon, naramdaman ko sa sarili ko, nagbago ako ng personality. Naging madudahin ako. Nagsapusa ako. Ilang beses ko na rin naisip makipaghiwalay, pero nag-aalala ako sa epekto sa mga anak ko. Mahihiwalay sila sa ama nila dahil pumirma siyang pumunta sa Mars. Seryoso na ako. Paghihiwalay sila sa ama nila. Hiwalay din kasi ang mga magulang ko at ibang kamag-anak ang kumukup sa akin. Pagkalipas ng ilang linggo, okay. Noong nagsabi ako sa biyanan ko at tatay ko, wala na akong nanay, sinabihan ako na ganun lang talaga ang mga lalaki. Pagpasensyahan ko na lang daw, total naman sa akin pa rin naman uuwi. COVID ngayon, wala siyang choice. Tama ba yon? What if, dahil sa pambabae niya, nagbago ka? Nagpanin, selosa, umabot pa sa punto na nananakit kapag nag-aaway. Tapos may mga oras na gusto mo na umayaw, pero lahat ng nakapaligid sa inyo, hindi sang-ayon sa gusto mo. Ikaw pa sinisisi sa mga pag-aaway dahil sa pagiging praning mo. Tapos pinakamahirap, yung ikaw pa masama kasi ikaw ang umaayaw at ikaw ang nasisira sa pamilya mo. Ikaw masama sa mga anak mo na ang dapat ay magsama pa din kami, pero hayaan ko na lang siya at itindihin na lang daw ang sarili ko na magkasama kami. Na dapat daw mag-stay pa din ako at kung aalis siya at sumama sa iba, at least siya ang umalis at hindi ako ang magiging masama sa mga anak ko. Na natural lang daw sa mga lalaki ang mga babae, pero hindi yung dahilan para awayin ng asawa kung sa inyo pa din naman umuwi. Ay? Paano kung pati magulang mo na akala mo na magsusupport sa'yo emotionally mo ay ganyan din ang sasabihin sa'yo. May hanap buhay naman ako. Kaya ko naman pumbuhayin ang mga anak ko kahit ako lang.
magsitayo po tayo. So, ang schedule ng kumpil ay tuwing Linggo ng alas 3 ng hapon. Oy, nadama ko yung ano ha, yung kwento ni Ate Girl. Kaya lang walang pangalan dito kung sino siya. Sige. O, sabi dito ni Ann Valguen ha, nakikinig siya sa kwento. Sabi niya, yun naman pala eh, ano ba bang kinakatakot niya kaysa mag-suffer siya buong buhay niya. Pero ako kasi, gets ko na nagiging praning siya. Di ba ganun yun kapag nasa isang relasyon ka, tapos parang nagloko na yung partner mo, parang hindi na mawawala sa isip mo na pwede niyong ulit-ulitin, kaya nagiging praning yung utak mo. Di ba? Tama ba? Yun, best example, yung The World of a Married Couple. Once a cheater, always a cheater. Isa sa mga ano, sa mga tumatak sa akin na sinabi ng babae na si Ma'am Tin, na ang sabi niya raw, ang lalaki ay pinanganak para maging polygamous. Kahit tayo, biological naman tayo, tsaka physiological, charot, na ano, na lalaki. May ano yung meron kasi na last lang eh, merong libog lang eh, merong ganun lang, merong harot lang, merong ganun. Pero parang iisa lang, isa pa rin yung puso nila. So parang nasa sayo yun kung tatanggapin mo siya ulit. Ngayon, kung wala ka ng tiwala, ibig sabihin, hindi mo na siya tinatanggap para sa akin na. Kasi sabi nga nila na hindi ko naman ina-apply sa buhay ko, you can't forgive if you can't forget. Parang ganun daw. Hindi mo siya pinapatawad kung hindi mo kinakalimutan lahat ng mga mali niya. Yun. Pero kasi sa akin, hindi ko matanggap kasi yung dahilan na sinabi sa kanya ng parents na parang nagiging kasi parang siya parang daw ang mali, na nangaaway siya. Dapat daw isaisip na lang niya na kahit mambabae yung lalaki, eh sa kanya pa rin uuwi. Kasi naranasan ko yan eh, na talagang dama ko yung iba, yung may iba yung karelasyon ko. Tapos sinabi niya rin yun sa akin eh, na sino bang magkasama pa rin sa bahay? Sino bang laging katabi ko pag natutulog sa gabi? Di ba parang hindi siya katanggap-tanggap? Kaya gano'n na lang siya, gano'n na lang kampante ang mga lalaki na mambabae. Kasi tanggap natin na uuwi pa rin sa bahay natin. Pero di ba masakit pa rin isipin na may kahati ka? Di ba? Lalo na kung sa pamilya na mismo ha, na may mga anak. Parang hindi siya katanggap-tanggap. Tsaka lalo kapag nagkaanak pa yun sa iba, patatawarin mo pa rin ba? Nasa sayo yan eh. Ang sabi ni mali yung perspective na sabi ni Yuan, mali yung perspective ng lalaki na natural lang na mambabae. Hindi rin siya at least umuwi sa kanya. Sabi ni Ann, bakit pa nga siya magstay kung kaya din naman niya buhayin pala mga anak niya? Di naman reason na mag-hold on para buo ang pamilya. Panlabas lang yan, pero deep inside, hindi na kayo maayos. Mahirap yan. Hirap niyan. Correct. Oo. Kasi 'di ba kung ano, kung magiging magkasama pa kayo tapos may galit pala kayo nararamdaman sa isa't isa, makikita at makikita rin niya ng mga anak niyo, mas magiging apektado sila kung sa buong buhay nila, sa paglaki nila nakikita nila yung mga pag-aaway ng mga magulang nila. Malaking epekto rin 'to sa mga bata, 'di ba? Tsaka ako ay hindi ko sure ha. Kasi ikaw din alam mo nun, 'di ba? Ayokong i-judge yung mga ano kasi hindi ko na try mabuhay sa broken family. Hindi ko alam kung ano yung iniisip ng mga bata na hiwalay yung magulang nila. Siguro may mga ganun na kaya nilang tiisin. Siguro dahil mahal pa rin talaga nila yung tao. Mahal nila yung anak nila. Hindi nila ginagawa yan para sa anak nila. Hindi totoo 'yon. Wag, sabi nga ni Joshua sa The World of a Married Couple, wag niyo akong gawing excuse, 'di ba? Sabi niya, wag niyo akong gawing excuse. Kasi nga yung dalawang character nga doon, nagkaanak na yung lalaki si ano, yung sa ibang babae. Tapos parang pinakasalan 'yon, tapos teenager na yung anak niya. nagsasakitan sila na parang hindi nila ma-accept sa sarili nila. Sinasabi ng mga kontrabida doon na mahal mo pa rin siya, ganyan ganyan. Mahirap talaga lalo kapag kinasal kayo, no. Mahirap 'yon. Sabaga, pero wag gawing dahilan 'yung mga anak para mag-pretend sa kanila na maging okay ka para ano.